kamamalian, andito po tayo ngayon sa ating pananim na pakwan. Ang gagawin natin ngayon dito sa pakwan na ito ay isiparit natin yung malalaki at saka yung maliliit. Kasi kung halimbawa hindi natin lagyan ng tulos yung malalaki, ang mangyayari pagka pag-harvest na mayroon ng sobrang hinog, overripe na, hindi na siya papakinabangan. Kung kaya ito yung gawain namin o practice namin sa pagtatanim ng pakwan. Katulad po nito, ito po yung malalaki. Ito po yung unang bunga. Ito yung unang bunga. Kaya ang gagawin dyan, lagyan ng tulos para alam natin na sa pag-harvest, hindi sabay-sabay. May nauna ng ma-harvest. Okay. Alam po ninyo, ang kasaysayan nitong pagtanim namin ng pakwan, sa pinag-aaralan ko o sa pagpa-practice ko, dapat hindi sana ngayon magtatanim. Kaya lang, dahil sa kalamidad o ito yung sinasabi nilang climate change, tingnan lang natin ha, kung sa climate change at hindi pa nagbago sana itong panahon, ang mangyayari, hindi pa kami pwedeng magtanim dahil malakas pa yung ulan. Kaya lang, sabi ko, makipagsapalaran tayo. Dahil may mga pananaw kami, may mga kultura din na sinusunod. Sabi ng mga magulang noon, pagka maulan na, may time na sinusundan nila yung halimbawa, yung Honorio Lupis. Yun. Pagkatapos sa amin naman, kung titingnan namin, may mga basihan kami. Halimbawa, itong mga damo. Kapag ang damo na ito, halimbawa, itong Tagal-Eb. Ang tawag namin is Tagal-Eb. Kapag ang damo na yan at marami mga buko na makikita na halimbawa katulad na mayroon sanang buko, ang ibig sabihin ay maulan. Kaya lang ako, ayon sa salita ng mga magulang, mga dati naming kinagisnan, kapag walang makikita ka mabuko na ganyan, halos walang ulan. At napapatunayan nga. At ayon din sa prediksyon ng PAGASA, talagang hindi siya maulan. Kung kaya't nakipagsapalaran po ako na magtanim ng ganitong mga pananim, pakwan. Alam niyo, kailangan may pag-aaral din sa pagtatanim ng pakwan. Ito po siya, yung mga malalaki. Pero yung maliliit na mga ganito po, ito, tingnan niyo. Yung mga ganito, nakaramihan, ganyan, napakarami ng bunga, ay hindi pa pwede. Hindi pwedeng pagsabayin na yan. Ito sila. Ang dami. Oh. Sunod-sunod na po yan. Oh. Yan. Kaya pagdating ng ugos, ang pakwan na ito ay mag-harvest na kami. Kasi ayon sa tagal na itatagal ng pakwan, 65 days, dapat ka nang mag-harvest. Estimitin po natin. Ito, ginamitan ko ng organic na fertilizer. Sariling gawa kung sinusubaybayan po ninyo ang aking YouTube channel. Ay, bali kaunti lang yung gastos. Sa luang po nito, ang ginastos lang namin dito, estimate ko ay nasa 15,000. 15,000 lang po yung maaring gagastusin dito na nagastos namin. Ay kung halimbawa dito lang sa unang bunga makakapitas kami ng mga 100 to 200. Ilagay mo lang ng tig 100 yung bawat isang bunga. Dahil sa amin po yung isang kilo ng pakwan is 30 pesos. Hindi katulad yung binibinta nila sa palengke na galing pa sa ibang lugar, halos 40 to 50 yung isang kilo. Ay dito sa akin, bali 30 pesos ang per kilo namin. Kaya ang estimate na lang po namin ay 100 isang bunga. Kaya ang mangyayari, kung halimbawa naka 100 o 200 yung bunga nito na una namin pipitasin, ay medyo malaki-laki na, halos sulit na yung gastos. Kaya maganda po yung pagtatanim ng pakwan. Kung sinusundan po ninyo yung aking YouTube channel, ay makikita po ninyo kung paano yung simula ng pagtatanim ng pakwan. Ang ibig ko lang ipakita sa ngayon, hindi masasayang yung mga naunang bunga.
dahil nasisiparit na siya doon sa talagang min na pananim namin. Kaya ganito po yung paraan. Sa mga magsasaka, gusto ko lang pong ipabot, dapat maging wise man din tayo sa pagtatanim. Kasi kung halimbawa, hindi ka maging mautak sa pagtatanim, ay baka talo ka. Lalo't napakamahal na yung mga gastusin natin. Kaya gusto kong ibinabahagi ito sa atin lahat na mga kamamalian, yung mga magsasaka. Na sana tingnan ninyo kung ano yung angkop na angkop sa inyo na gawin ninyong pananim. Ah, ito, simple lang. Matapos na nung nasunog ito, nag-araro kami, natapos na rin yung madaling nalinisan. Ay dahil nga nauna kami makapag-harvest, sabihin natin parang ginto na itong kwan. Itong pakwan na ito. Antay na lang namin. Kasi itong August 10 to 15, start na po kami mag-harvest. Sana kayo yung mga nasa tabi, makatikim naman kayo nitong pakwan namin. Kasi yung mga pumunta dito sa amin, nagiging bisita namin, ang ginagawa ko po kapag kwan ay eat all you can. Kaya mga kamamalian, ito po yung pamamaraan na masiparate yung unang bunga sa lahat na ng bunga na pagdating na ng harvest. Ito po siya. Hindi lang po ito yung makikita ninyo. Sundan lang po ninyo ang aking YouTube channel. Dahil napakarami po akong gustong ibahagi sa mga kapwa kong magsasaka. Alam po ninyo, dapat tayong mga magsasaka magtulungan para maibsan naman natin yung kahirapan o ekonomiya ng ating bansa. Kasi pagka puro na import yung makukuha natin, hindi po natin alam kung anong mga gamot na ang nakalagay dyan. Hindi ko naman po sinisiraan. Pero mas mabuti na po yung mga sarili na natin pananim ang dapat natin i-harvest. Kaya mga kamamalian, bukas magbibigay din kami ng ibang gagawin. Halimbawa yung pagtanim ng sibuyas, pagtatanim ng palay. Kaya sundan lang po ninyo. Ito po ang aking taniman ng pakwan. Sa estimate po nito, hindi naman sa pagmamalaki, baka abot lang po kami ng mga 70 to 100,000 sa 15 to 20 na gastos. Kaya, sige po. Sana maabot ninyo itong pakwanan namin. Maraming salamat po at sana parati ninyong subaybayan ang aking mga sa aking YouTube channel dahil iba't ibang mga pamamaraan ng paghahalaman o pagtatanim na matutuklasan ninyo dito sa aking YouTube. Maraming salamat po!